Sa pagpunta nga po ng Golden State Warriors sa first round ng playoffs ay may lumabas nga po na balita na madedehado nga daw sila dito. Bakit kaya, yan nga ang ating unang storya na pag-uusapan dito. At syempre sasabayan na rin natin yan ang balitang kasado na ang Brooklyn Nets at Boston Celtics, at ang balitang pwede na nga daw pong matuloy ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Coach Eric Spoelstra. Kaya tara, umpisan na natin yan. Sa pagkapanalo nga po mga idol ng Golden State Warriors at sa pagkatalo na rin naman ng Denver Nuggets sa kani-kanilang mga laban sa huling araw ng regular season, ay eto na nga po ang naging mismong daan upang maitakda ang kanilang magiging bakbakan sa first round ng playoffs ng Western Conference na magsisimula na sa susunod na linggo. Siyempre, dahil nga po nakuha na ng Golden State Warriors ang ikatlong pwesto sa standings ng West, ay sila nga po ang may hawak ng home court advantage sa kanilang magiging serye. Ngunit kahit man nga ganon mga idol, ay may lumabas pa rin naman nga pong balita ngayong araw na posibleng madihado pa nga dito ang kanilang kupunan. At ito nga po ay dahil sa inaasahang pagkawala na naman ng kanilang point guard na si Stephen Curry sa game 1 ng kanilang first round series. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Ayon nga po sa naging pahayag mismo ni Coach Steve Kerr, posible nga nga hindi pa ito makapaglaro sa kanilang lineup sa pagbubukas ng playoffs, na hindi magandang balita para sa kanilang mga fans, lalo pat isang napakalakas na kupunan nga po ang Denver Nuggets, at hindi nga nila ito dapat maliitin sa playoffs. Samantala, dumako naman tayo sa ating pangalawang storya na pag-uusapan dito sa balita nga. Kasado na nga daw po ang laban ng Boston Celtics at Brooklyn Nets sa first round. Kahit man nga daw po mga idol, hindi pa tuluyang pasok ang Brooklyn Nets sa playoffs ng Eastern Conference, ay marami na nga agad ang naniniwala na sila na ang mananalo sa kanilang magiging laban sa play-in tournament kontra sa Cleveland Cavaliers na mangyayari na bukas ng umaga. Sa madaling salita, ang mismong Brooklyn Nets nga daw po ang makakakuha ng ikapitong pwesto sa playoffs ng Eastern Conference, kung saan magkakaroon sila ng tsansa na makalaban sa first round ang Boston Celtics, na tilay nadaya nga daw ngayong araw mismo matapos sadyain ng Bucks na magpatalo sa kanilang huling laro nito sa regular season. Dahil nga po sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks ngayong araw ay bumagsak nga sila sa standings, habang ang Boston Celtics naman nga po ay umangat sa ikalawang pwesto. Ngunit kahit man nga po umangat dito ang Celtics, ay hindi pa rin nga po magiging madali ang kanilang buhay sa playoffs, gayong posible nga ditong makatapat ang isa sa mga pinakamapanganib na kupunan ngayong season na Brooklyn Nets, na siyang naglaglag rin sa kanila ng nagdaang NBA playoffs. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling story na pag-uusapan ngayon, sa balitang posible nang matuloy ang pagkuha ng Los Angeles Lakers sa ating kababayan na si Coach Eric Spoelstra. Pagkatapos nga po ng pagkapanalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling laban sa regular season kontra sa koponan ng Denver Nuggets, ay inilabas na nga po mismo ni Adrian Wojnarowski ang balitang sinibak na nga daw po ng kanilang kupunan ang kanilang head coach na si Frank Vogel. Kaya magsisimula na nga daw po ang kanilang front office sa paghanap ng mga bagong kandidato na magiging bagong head coach na mangunguna sa kanilang kampanya sa susunod na season. At isa nga po sa mga pinangalan ng coach ngayon na balak talaga ng kanilang Lakers ay ang ating kababayan na si Coach Eric Spoelstra ng Miami Heat, gayong sanay na rin naman nga ito na paghawak kay LeBron James at sa ilang mga superstars. Ngunit kahit gustuhin man nga po ng Lakers na kunin ito, ay wala rin naman nga silang magagawa kung hindi bibitawan ng Miami Heat ang kanilang head coach na si Coach Eric Spoelstra. Ibig sabihin, maghihintay pa nga sila ng magiging lagay nito sa darating na off-season. Sana naintindihan nyo mga idol. So yun lang ang ating pinakaunang balita at syempre latest video dito sa akin channel na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify at laging maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Bisitahin, i-follow at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.
Shoutout nga pala muna sa lahat ng laging nanonood dyan, especially sa lahat ng Solid J Zone TV dyan.